Una kong sabihin, mahal na mahal kita. At salamat sa paghihintay sa araw na ito. Kasi alam ko, dati mo pa gustong maging Mrs. Reyes. Ang dami na natin naging kaibigan na kinasal, laging nag-aabay na ako. Laging mo sinasabi sa akin, di kailan ako, kailan ako. Ito na. God and marriage. So magkadugsong, God and marriage. So itong ginagawa natin is a wedding ceremony. But what much more important ay hindi yung wedding ceremony, but the marriage itself. Kasi it's all about relationship. But pag pinag-uusapan ang relationship, dapat palaging kasama ang ating Panginoong Diyos. Nagkakilala kami ni Louie. Naging classmate ko siya sa BS Accountancy. Na-transfer kasi ako sa room nila. So, yun, nakilala ko siya. Magkaibigan lang kami, totally mag-best friend kami. Tapos, sobrang kulit niya that time. Naging mag-best friend kami. Sabay kaming umuwi. Hanggang sa, yun, nahulog ako sa kanya. Parang, sabi ko, parang iba na yung tingin ko sa kanya, hindi na best friend. Parang, yun, parang gusto ko na talaga siyang ligawan that time. 9 years na kami ni Louie. Meron na rin kaming baby. Si Louie, minsan sobrang mabilis uminit yung ulo niya. Pero, sweet naman siya. In a way na parang lagi niyang ipaparamdam sa'yo na importante ka, na mahal ka niya. Si Mrs., girlfriend, iba siya. Kapag mahal, maalaga, lahat ng gusto ko binibigay nun. Pag sinabi ko, pinagawa niya ng paraan. Kagaya nung, magaling siya magregalo kasi lagi. Parang gusto niya lagi ibigay lahat ng gusto namin ng anak namin. And then, napaka-maalaga niya talaga. Kahit sobrang pagod na yun, pagluluto pa niya ako ng hapunan. Kasi alam niya na pagod din ako. Pero mas pagod siya, pero pinagluluto pa rin niya ako ng hapunan. Hi, B. Finally, ito na. 9 years natin inantay. Sa wakas, ito na yung araw na inantay natin. Kahit ang daming nangyari. Yung ibang message ko. Alam mo na yon, yung iba sasabihin ko sa vows. I love you. And ayun, magiging Mrs. Reyes na ako. Love you. Gagawin ko pa rin yung best ko para sa family namin. Bigay lahat ng pangangailangan namin. And then, yung favorite kong kanta, wag na siyang matakot kasi hindi na siya nag-iisa. Pares na kami. Dalawa na kaming harap sa mga problema. I love you, B. Mahal na mahal kita. Napakaswerte ko at bless. Kasi ako yung sinabihan mo ng I do.
at yung katabi mo ngayon sa altar, at syempre ang makakasama mo habang buhay. Hindi man ako perfect husband, perfect na tatay para kay Bea, at or perfect pa partner para sa'yo. Pero I will promise you na gagawin ko ang best ko para sa'yo at sa anak natin. Kulang ang salitang mahal kita at salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin at para sa pamilya ko. Nung alam mo nung nasa pinakamalungkot kami ng napagkakataon na pangyayari sa buhay naming pamilya. Ito lang ang lagi mong tatandaan. Kagaya ng sabi ko sa ng paborito kong kanta ng Residence na naging paborito mo na rin. Huwag kang matakot. Hindi mo alam, nandito lang ako. Sa iyong tabi, hindi kita papabayaan kailanman. Ano man ang pagsubok o problema na dumating sa atin, malalampasin natin. Kasi dalawa na tayo at lagi mong iisipin, hindi ka na nag-iisa. Mahal na mahal kita. Ito yung... Hi, Mr. John Louis Reyes. Ano ba yan? Ako na talaga yung isis mo. Finally, ito na yung araw na official Reyes na ako. Na totoo na ikaw yung mister ko, yung asawa ko. Hindi na siya basta call name lang. Grabe yung blessing ni Lord. Almost 9 years ago, bumili pa ako ng sign kung dapat bakit ang sagutin. At mas lalo akong naniwala na ikaw yung para sa akin nung nangyari lahat ng yun. We have been through so many challenges. Ilang beses tayong umiyak sa isa't isa, nagalit, nag-away. Pero syempre, yung love and faith yung pinanghawakan natin. I'm so thankful na ikaw yung binigay sa akin ni Lord. Kasi kahit marami tayong differences, yun naman yung naging reason para mas mahalin kita. Alam ni Lord na iyakin ako, and He gave me you to give me strength. Palagi akong natatakot sa sasabihin ng iba, pero ikaw, palagi mong pinapakita sa akin na huwag kong isipin yung sasabihin nila, basta maging masaya lang ako. Pagkasama kita, nawawala yung takot ko, kasi alam ko na kaya mo akong ipagtanggol. Kahit pa lumabas pa sa iba na mayabang ko or kahit i-judge ka nila. You never care because you just care for me and Bea. Ikaw yung naniwala sa akin na kaya ko when I'm no longer believing to myself. Di ko nga alam kung bakit ka proud sa akin at lagi mo akong pinagmamalaki sa iba. Pero ngayon, it's my time to say that I am so proud of you. Thank you for being the person who stays with me. Kahit na pwede mo naman ako kung iwan that time. Kahit na... Pero that time, pinanindigan mo ako at si Bea. Nakita ko kung paano ka nagsikap para sa pamilyang binuo natin. Nagsimula tayo sa wala, as in walang wala. You have that choice na ituloy yung buhay mo, pero you set it aside kasi sabi mo, gusto mo ikaw yung mag-provide sa panganganak ko. You set aside your own dreams for my dreams. Sabi mo, mas naniniwala ka sa akin. You have your choice, but you choose me instead. You choose to be the father of my child. You choose to be the person who cheers on me and loves me. Alam kong walang perfect relationship. Mag-aaway at magkakatampuhan. Pero dati sinabi ko kay Lord na kung hindi ikaw yung makakatuluyan ko, ayoko nang magmahal ng iba because you are the only person that I want to fall in love with. Nawala man si nanay at tatay, andito naman ako at si Bea. Mahirap lumaban mag-isa, kaya as I promise, lalaban pa tayong dalawa hanggang dulo. I love you, Mr. John Louis Reyes, from day one to infinity days ahead. Huwag kang matakot na matulog mag-isa, kasama mo naman ako. Huwag kang matakot na umibig at lumuha, kasama mo naman ako. Huwag kang matakot.
lang.